Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng asukal sa bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang linggohang vlog at batay sa sugar inventory ay walang pangangailangang mag-angkat ng panibagong supply. Mayroon anyang sapat na supply ang lokal na industriya na maaaring gamitin bago pag-isipan ang pag-angkat ng asukal. At ngayon, ang sinasabi ay kailangan raw mag-import ng asukal. Tinignan ko ng mabuti kung ano ba ang available na sugar dito sa Pilipinas, kung bakit kailangan mag-import. Nakita ko naman, may sapat na supply dito na nandito na sa Pilipinas. So sabi ko, bakit di natin unahin yan? Dahil yan ay galing dito sa Pilipinas. At meron na rin tayong na-import noon na naka-inventaryo ngayon. So bago tayo mag-import ng panibagong asukal, dapat sabi ko, ubusin na muna natin ang supply dito. Maaari, bandang Oktubre, baka yung supply na nandito sa Pilipinas ay paubos na, baka sakali ay kailangan natin mag-import. Pero kakaunti lang. Hindi kasing dami ng kanilang sinasabi dati na 300,000 tons, siguro marami, malaki na yung 150,000 tons para sa buong taon na ito. Kaya sa akin palagay, nabawasan natin na mabuti ang importation ng sugar. Naglabas ng pahayag ang Malacañang Press Corps matapos iban ang reporter ng Hataw na si Rose Novinario sa pagkukover sa palasyo. Hinihimok din ng MPC ang Office of the Press Secretary na ipaliwanag sa kanila ng maayos kung paano humantong sa naturang desisyon. Kaya dito sa Senado ay nabuksan ang isyong ito. Kinwestiyo ni Senador Rafi Tulfo si Press Secretary Trixie Cruz Angeles at sinagot naman ito ng Press Secretary na may violation ang reporter ng Hataw sa kanyang pang-iinsulto sa mga kasamahan sa opisina dahil ang ginamit niyang salita ay anti-LGBTQ at ito ay isang violation. Kaya si Senador Rafi Tulfo ay sang-ayon na maparusahan ang di umano'y bastos na reporter. Senator? Salamat, Mr. Chair. Kung ganoon pala, Ma'am Trixie, kung yun talagang eksaktong sinabi niya, eh karapat-dapat lang siya maparusahan dahil hindi po maganda sa tenga, pandinig, yung kanyang pinitirong salita, yung itumbak lang ito. And I myself, hindi po katangkap-tangkap para sa akin at kung ako po inalagay sa sitwasyon po ninyo, eh talagang paparusahan ko rin siya. Salamat po. Salamat, Mr. Chair. Aking pong katanungan kay Secretary Trixie Cruz, this morning, nabalitaan ko po na meron na pong isang taga-media, taga-Hataw, I forgot to jet her name, pero yun po'y nakarating lamang sa akin, na siya daw po ay pinagbawalan ng makapasok sa Malacañang at hindi na rin po siya accredited. Ang tanong ko lamang po, ano po ang dahilan kung bakit po nakansila ang kanyang accreditation at ang pagkakalam ko rin po na information na karating sa akin ay dahil meron na po siyang ginawang violation. At ano po yung violation na yon? At yung tanong po, Mr. Chair, meron po ba tayong sineset na standard sa Malacañang na para ang isang taga-media ay makonsidered na nag-violate na ng patakaran at hindi na po siya pwedeng matanggap o makapasok sa Malacañang o sa mga ensya ng gobyerno dahil she or he is deemed unfit to cover any event in government establishments, especially in Malacañang. Mr. Chair, yun lang po tanong ko. Tama po yung tinatanong ng kagalang-galang na Senador Rafi Tulfo. Ang isa pong reporter na taga-Hataw ay hindi po kinilala ng aming opisina, bahagi ng aming pag-accredit. Kumbaga, dalawa po ang accreditation processes dun sa Malacañang Press Corps. Isa po yung pag-accredit ng Press Corps mismo at pangalawa, yun doon sa Office of the Press Secretary. Dito po, sa reporter na ng Hataw, mayroon po kasi siyang violation. Ito po ay yung kanyang pag-insulto sa ilang mga kasamahan namin sa Office of the Press Secretary, mga opisyalis, pero ang ginamit niyang salita ay anti-LGBTQ na salita. Violation po ito ng Safe Spaces Act na kamakailan lang pong ipinasan ng ating legislature.
Ngunit, hindi pa po tapos ang ating kaso. Umapila po ang naturang reporter at nasa tanggapan namin, pinorward ko po sa legal kung tama po yung kanyang apela. Kung ito po ay tama, mabibigyan pa rin po siya ng accreditation dahil kung ito ay rasonable. Tama rin po yung concern ni Senator Tulfo na dapat may standards ang aming opisina. Ngunit pinaka-basic sa standards ng kahit anong pagtatanggap ay yung compliance with the law. Kung sakasakaling lumabag sa Safe Spaces Act si Madam, yung naturang reporter, then hindi po namin siya maaaring bigyan ng puwang doon sa aming opisina. Gayunpaman, dahil sumusunod kami sa proseso, siniseryoso namin yung kanyang apela, sinusuri ito ng ating legal, at kung sakasakaling reasonable naman po ang kanyang request at kami po ang nasa mali, marireinstate po siya. Maraming salamat po, Madam Secretary. Senator Rafi, meron po kayong karagdagan? Oh, okay lang po ba sa inyo pong pahintulot, mahal na Senator? Chairman, sige po. Mr. Chairman, pwede bang malaman, Secretary at Tixie Cruz, pero bago ang aking follow-up question, I agree with you, walang sino man sa atin dapat hindi mapigyan ng accreditation kung totoo man talaga meron silang ginawang violation, especially yung pagdi-discriminate sa ating mga taga-LGBTQ. Dapat po nirespeto ang lahat ng mamayang Pilipino ng nino man. And I'm with you. Kapag meron po nag-discriminate, whether sino man yan, at nag-discriminate sila against LGBTQ, nararapat lamang na sila ay makatanggap ng parusa, kaukulang parusa dahil sa kanilang klaseng ginawang maling pananaw o statement na kanilang binitiwan. However, pwede ba matanong kung anong klaseng violation yon at anong klaseng pang-insulto ang sinabi nila, sinabi nitong si Hato reporter, ano ho ba yung pag-insultong ginawa niya o sinabi niya against doon po sa mga kasamahan niyo sa Malacanang, si Rose Novenario ng Hataw? Maraming salamat po, Senator Rafi. Pakisagot po, Madam Secretary. Ito po ay, ipupull up ko po yung yung sulat. Usually kasi po, kapag yung final decision ay sa akin, nagre-rely ako doon sa recommendation ng aking undersecretary o kung sino man yung nag-handle ng issue na to. So, it is media relations na nagpapadala sa akin ng recommendation. According to them, si Miss, hindi ko po binabanggit yung pangalan dahil ayoko po pa siyang mapahiya. Dahil hindi pa nga po tapos, inireklamo niya supposedly yung actions ng ating undersecretary or assistant secretary at tinawag yung silang itong mga, I apologize, itong mga baklang to among other things. So hindi ko po hawak yung buong kaso kasi nga po hindi ako nasabihan na ito po ay matatanong. Gayunpaman, maaari kong i-forward yung records nito kay Senator Tulfo kung mamarapatin po niya para makumpleto yung impormasyon niya. Gayon din, kapag lumabas yung recommendation ng aming legal affairs, i-forward ko din po sa inyo. Okay, maraming salamat po, Madam Secretary.